Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan na nanood sa ating FB live streaming sa gabing ito. Ang aking dalangin na tayong lahat ay pagpapalain ng ating Panginoon sa loob ng ating mga tahanan at sa loob ng ating mga opisina o saan man tayo ngayon sa mga oras ito, sa mga dako ng mundo tayo naroon, ang Diyos ang ating kasama. Ngayong gabi, sabay-sabay tayong mag-like, mag-share, mag-send ng link sa ating mga members, sa ating mga leaders, especially sa mga pastors at mga core leaders, mga missionaries. Dahil sa gabing ito, ang ating pong paksa ay tungkol po sa pang-leader po ito, cutting edge leadership. So, we are focusing more on leadership function, how we do our ministry, and how to grow our church. So ngayong gabi may gustong ibigay sa atin ng Panginoon na mga estratehiya kung paano natin mapalago ang ating iglesia, ang mga gawain natin, mga cell groups, even in the midst of crisis. Alam natin sa gabing ito na maraming simbahan ang nahihirapan, nakahang ang iba, nakasirado pa rin ang mga isip, wala pa rin panambahan dahil nga sa COVID-19 na tumama sa ating bansa at sa buong daigdig. Kaya maraming mga Kristiyano na at mga pastors, leaders na gulantang, hindi alam kung ano ang gagawin sa pagpapastor ng kanilang mga iglesia at ganoon din sa pagpalago ng kanilang mga ministries. Kaya ngayong gabi, hayaan natin na mag-share ako ng ilang mga points sa ating gabi para gawin natin ang ating ministry na kahit pala tayo ay nasa pandemic, sa GCQ karamihan, may mga ECQ, GCQ, MGCQ, but we can still do our ministry effectively. So, ang paksa natin, ang topic natin sa gabing ito is about the urgency of soul winning. Makita natin sa Matthew chapter 28 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. So, ang sabi ng Bible na binasa natin, and this gospel of the kingdom. Ano ba? What is the gospel of the kingdom? Ang gospel of the kingdom is the good news of the word of God. The word of God ang tinatawag na gospel of the kingdom. Na nais ni Lord na itong gospel of the kingdom ipahayag natin, i-share natin sa mga tao na hindi pa nakilala sa Panginoon. So kaya pinapaksaan natin or tinatopic natin itong the urgency of the soul winning. What is the word urgency? Urgent means urgent. Hindi pwedeng ma-delay ang salitang urgent. Urgent means badly needed, right away. Do not delay. Do not wait for another time. Because the word urgency is similar to emergency. So, soul winning is urgent to every human being in this planet Earth. Napakahalaga po talaga ang soul winning po ngayon. Kung ang focus ng mundo ngayon ay ang tungkol sa pangmaterial na bagay, kung paano mabuhay, makasurvive ang mga tao sa pandemic, paano makasurvive ang bansa sa ekonomiya, ang mga tao, paano sila makasurvive sa pangailangan, walang masama doon. Pero gusto kong sabihin sa atin bilang mga leaders, bilang mga missionaries, bilang mga pinili at tinawag ng Panginoon, mayroong higit pa dyan na dapat nating i-priority. Kasi po, ang mga bagay na panglupa, bagamat kailangan natin,
Secondary lang po yan talaga sa spiritual needs ng tao. Masyado ang tao ngayon nakafocus sa mga material sa lupa, pero wala silang panahon, wala silang sapat na panahon para maglaan ng panahon sa paglilingkod sa Diyos, sa pagbibigay ng panahon sa Diyos, sa pagsisimba, sa pangaral ng mabuting balita, dahil ang kanilang nakikita ay ang pangailangang physical. Di ba? Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Bible, "What shall a profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul?" Hindi tayo tutol sa pagsisikap na kumita ang tao ng pera. Hindi tayo tumutol na ang tao, ang gobyerno, magsisikap para makaahon, makabawi sa economic crisis or yung pagbagsak, paghina ng ekonomiya ng bawat bansa. Pero ang para sa akin, as a servant of God, ang pinakauna at pinaka-importante na dapat paghandaan ng mga tao ay ang kanilang relasyon sa Diyos. Alam mo ba, dahil ang mga bagay na panglupa, hanggang pang mundo lang yan, pang tiyan lang yan. Pero ang spiritual, ito po ang magdadala sa iyo sa langit. Ang spiritual na gawain ay hindi lang to panglupa, kundi ito ay pang-eternal. Ito ang magdala sa atin ng katiyakan ng kaligtasan. Di ba? Kaya, what shall a prophet a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Di ba? Anong saysay na nakakain ka, mabuti ka, busog ka, tumataba ka, gumanda ang ekonomiya, gumanda ang kabuhayan, pero maraming Kristiyano ngayon na wala na kay Lord. Maraming mga Kristiyano ngayon nag-disconnect kay Lord. Parang tuwang-tuwa sila na nagkaroon ng lockdown kasi hindi na sila kailangan pumunta ng simbahan. Hindi na sila kailangan na mag-abala pa sa mga gawain ng Panginoon. Pero mga kapatid, kung ikaw isang Kristiyano, ikaw isang pastor, ikaw isang missionaries, ikaw isang leader, church worker, huwag kang magsaya dahil sa nangyari. Kung ikaw ay masaya dahil hindi mo nagawa, dahil dahilan natin ay lockdown kasi, mahirap gumalaw, mahirap gumawa, ay magbago ka ng isip bago si Lord magagalit sa atin. Very strong aking sabihin sa inyo, kasi po, itong panahon ito, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Maraming mga tao na mamatay araw-araw dahil sa COVID-19. Maraming na mamatay dahil sa sakit. Pero ang tanong, naligtas kaya sila? Nagkaroon ka sila ng pagkataon na makilala ang Diyos na buhay, na nagbigay ng buhay sa buhay nila? So, that's why the urgency of soul winning is very important. At ito ay hindi pwedeng saka na lang. Hindi pwede ito na pag wala na akong trabaho, pag di na ako busy. Hindi pwede natin itong i-delay, hindi natin ito pwedeng ipagpaliban, mga kapatid. Kung mahalagang makakain tayo, mahalagang makaiwas tayo sa COVID-19, dapat napakahalaga na ikaw magkaroon ka ng relasyon sa Diyos sa mga panahon ito. Kung hindi mo nakilala ang Panginoon sa buhay mo bilang isang tao sa balat ng lupa, ito ang panahon na in-encourage kita na makinig sa salita ng Diyos. Kaya meron ako mga ilang points dito na i-share ko sa gabing ito. Ano ang ating gagawin para tayo maka-response at makatulong sa pagtugon sa pananawagan ng Panginoon sa urgency of soul winning? What is the urgency of soul winning? No? Nasabi ko na kanina, bakit natin gagawin ang soul winning na hindi natin ipagpaliban, hindi natin pwedeng i-delay? Number one, ang pagpangaral sa salita ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, ito ay number one utos ng Diyos. Kaya tinatawag ito ng the greatest commission. Sa Matthew chapter 28 verse 19-20, sinabi ng Panginoon, "Go therefore to all nations,
preaching the gospel of the kingdom and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey all that I have commanded you. So ang pangaral ng salita ng Diyos, ang pagsusulwin, ika nga, yung pagsusulwin, paghikayat, pagwiwi ng mga tao na mapalapit sa Diyos, ay hindi natin pwedeng, sa kanalang, hindi natin pwedeng pabayaan na wala tayong gagawin bilang isang Kristiyano, bilang isang church worker, bilang isang church leader, kasi mandatory ito ng Panginoon sa lahat ng niwala sa Kanya. Sa lahat ng mga taong Diyos, mandatory po, it is mandatory, it is not optional to win soul. Winning soul is a great command of God for every believer. According to Matthew chapter 28 verse 19 and 20. At of course, sa Matthew chapter 24 verse 42. Sabi dito, therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not know. Kaya doon sa verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and the end shall come. So, utos ng Panginoon ay pangaral mabuting balita. Kaya nakalagay sa Bible, preach the word in season, out of season. Ang pangaral ng salita ng Diyos na papanahon, appropriate or hindi, tukma o hindi, fated o hindi, anumang panahon, may COVID-19 man, may pandemic man, may economic crisis man, kung anumang kalagayan ng panahon, ng ating panahon, ng ating gobyerno, ng ating pamilya, ng ating buhay, we should not stop winning people to the Lord. We should not stop conducting our cell group. We should not stop our process to become a disciple. Kasi hindi natin pwedeng ipagpaliban kasi ito ang number one sa lahat. Okay? So, pangalawa, because Jesus is coming very soon and the end is near. No? Jesus is coming very soon. Diba? Sabi dito sa 44, therefore, you also be ready for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Ang Panginoon darating na katulad sa isang magnanakaw na walang nakakalam. Wala siyang sinasabi, but the sign of God's end time is already at hand. We are now witnessing in our literal eyes the sign of God's coming and the entire of the sign of the end time. If you read chapter 24 of Matthew, verse 3 to hanggang verse 14, makita mo what are the sign. Ang sabi niya dito. Sa verse 7, for nation will rise against nations and kingdom against kingdom, and there will be famines, kita mo, famines, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Diba? Naramdaman natin ang mga eruption ng mga vulkano, mga earthquakes, kalamidad, pestilence, plague. Itong COVID-19, isa pestilence, plague po ito, salot po ito, di ba? Tsunami, war, nation against nation, tribes against tribe, kingdoms against kingdoms. This all sign of the end time is now happening. So it means, we are now in the very near end of the age that Jesus is coming very soon. So we cannot delay. Because if we will delay, kawawa ang ating mga mahal sa buhay, kawawa ang ating mga kaibigan, kawawa ang ating mga kababayang Pilipino na hindi nakilala sa Panginoon. Kaya ang soul winning ay intentional. Okay, number three. Reasons why, urgency of soul winning. To save people from eternal punishment in hell. Hindi nagbibiro ang Panginoon. Punishment through the lake of fire is certain. Tiyak, sigurado. But
to help the people to be saved. The only way is that we will preach the gospel. We will win them to the Lord. We will share the gospel, motivate the people to come nearer to the Lord, accepting Him as their personal Lord and Savior before Jesus come. Dahil ang pagdating ng Panginoon, ngayon po ang panahon ng kaligtasan. Ang pagdating ng Panginoon, hindi na po kaligtasan, kundi paghuhukom na po. Kawawa po, maaari ang Kristiyano, ikaw lang, asawa. Ang asawa mong babae, hindi. O ang asawa mong lalaki, hindi. Ang magulang mo, hindi. Ang mga anak mo, hindi. Ang mga tiyuhin, tiyahin mo, hindi. Ang mga kamag-anak mo, kaparinti mo, mga ka-opisyano mo, ka-office, co-workers, hindi sa Kristiyano. Kawawa sila. You know the truth. You know about salvation, but you don't share. Kaya nga, I encourage every one of us as pastors, leaders, missionaries, cell group leaders, G12 leaders, church worker, we need to save the people. We need to help these people rescue from the punishment of hell. Okay, now, what are or how to get involved in urgency of soul winning? Now, magtanong tayo, kung ganon, paano tayo makatulong? Ano ang gagawin natin bilang isang leader, bilang isang pastor, bilang isang Kristiyano na nalalangin at sumasamba sa Panginoon? Prayer is not enough, mga kababayan, mga kapatid. Prayer is good, but we need actions. Prayer without work is dead, according to the Bible. So walang session, nalangin tayo, sana maligtas sila, pero di naman tayo nag-share ng link. Di naman tayo nag-share ng mga live streaming natin. Kaya ngayon sa COVID-19, ang ating ginagawa, meron tayong physical at meron tayong digital platform of doing our ministry. Kaya tayo po ay nagkaroon ng live streaming para maihatid natin sa inyong mga tahanan, diritso, ang mensahe ng salita ng Diyos. At sa ating mga workers, leaders, sa ating mga local churches, sa MOF, all over the Philippines, at sa ibang mga bansa, we encourage you as pastors to really monitor your people, encourage them like today. Itong mensahe ito, napakalaga itong marinig sa mga primary church leader. Mahalaga ito marinig sa mga church worker, sa mga missionaries, para ma-encourage tayo na hindi pala talaga tayo pwedeng magpapatay-patay sa ating pagtrabaho sa Panginoon. Kasi nga, sayang ang panahon. We are running out of time. Time is precious. We cannot wait for another week, another day, another year, not to say and not to preach the gospel, not to win people to the Lord. Because anytime God will come down, anytime Jesus is coming very soon. So, first, nagagawin natin is we need to have intentional desire to do soul winning. Okay, write it down. Bilang isang leader, isulat mo ito. Kailangan mayroon kang intentional. We must have intentional desire to soul winning. To do soul winning. Maring sabi ng iba, nagsimba naman ako. Maring sabi ng iba, mahirap ang panahon. Pero kung hindi mo sadyain, the word intentional means sadyain. You do it intentionally. Pag hindi mo sadyain na mag-sulwining, pag hindi natin sadyain na mag-open ang cell, pag hindi natin sadyain na i-share ang word of God sa mga tao sa ating paligid, sabi ko nga, as Christians, as a leader, kung ang magulang mo hindi pa Kristiyano, kung ang mga ate at kuya mo hindi pa Kristiyano, hikayatin mo sila na kayo ay magkaroon ng Bible study every night at manood sa ating live broadcast every Sunday, every Friday, at saka katulad nito, every Tuesday. Ang every Tuesday ay training natin, pang cutting edge po ito, kaya yan ang ating cutting edge leadership. Na kung ito ay gagawin lamang ng mga pastor, mga missionaries, ng mga leaders,
mayroong maliligtas, may mga taong mabago ang buhay dahil sa salita ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng pabayaan lang na wala lang. No? Ang pinakaunang desire sa ating puso ay yung makapaglingkod tayo sa Panginoon. Hindi masama na tayo nag-iisip ng ibang mga bagay, pero ang pinakamalaga sa lahat na tulong na pwede natin gawin sa mga tao ngayon ay ang matulungan sila na makilala nila ang Diyos sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay nila. Yan ang number one. Alam mo? Masarap tumulong na makapagtulong ng pagkain, ng pera, ng ticket, makapagtulong ng ano-ano, ng libreng testing sa COVID-19. Pero alam mo, mga workers, mga pastors, missionaries, believers, ang pinakamahalaga sa lahat na inuunor ng Panginoon ay yung makatulong tayo spiritually sa ating mga sabuhay. Naalala mo, nung bumisita si Maria at si Jesus sa bahay ni Maria o ni Martha? Anong ginawa ni Martha? Nung dumating si Jesus, nagkandarapa siya pagluluto sa pagkain dahil dumating si Jesus na kanyang bisita. At naiinis siya kay Maria kasi hindi siya tinulungan. Nag-isa siya nagluluto sa kusina. Kasi dumating si Jesus para pakainin. Sa tingin niya, mapasaya si Jesus kasi ang daming pagkain. Pero nirebuke siya ni Jesus, sinaway siya. Pero anong ginawa ni Maria? Nagpatira pa sa paanan ni Jesus, nakikinig sa mga aral ni Jesus nung dumating si Jesus sa bahay ni Maria at ni Martha. At ang sabi ni Jesus, mapalad ka, Maria, dahil ang ginawa mo ay isang bagay na hindi makukuha ng iba. Pero ikaw, Martha, sobrang abala ka sa mga bagay pang lupa. Wala itong kabuluhan. Sa halip na i-appreciate ni Lord yung ginawa ni Martha kasi siya yung kakain. Hindi eh. Sa halip na rebuke pa siya. Anong ibig sabihin niyan? Kasi nga, para sa Panginoon, spiritual ministry, spiritual food is greater or more than the physical needs of the people. Kaya nga tayo, huwag tayong magpalingla na sobrang kandarapa tayo sa paghanap ng pagkain, pero wala ka ng oras makinig sa live broadcast. Maraming kaagaw. Di ba? As leader, you should be make different decision. Hindi ka makikisama sa mga unbeliever na wala silang pakialam kasi pagdating ng paghukom, delikado, peligroso, pag di ka nakilala kay Lord. Diba? So, pangalawa, ano ang ating magagawa? What to do to get involved in the soul winning, in soul winning is we must have vision and passion in soul winning. Diba? So, kailangan lagay sa ating puso yung habag, yung vision. Kasi ang vision ng soul winning, hindi to vision ng presidente ng bansa. Hindi to vision ng mga negosyante, vision to ni Lord galing sa langit. Ang mga bansa, ang mga company, may mga vision sila, may mga dream sila, paano makasurvive sa economic, paano labanan ang COVID-19. Pero ang vision na ito, naggaling sa langit, bigay ni Lord sa tao para i-execute natin, para gagawin natin, magkaroon tayo ng malinaw na pangitain at malinaw na kahabagan sa mga tao na kawawa sila kung di sila makilala sa Lord kasi pagdating ng Panginoon, sigurado na sila ay lulutang sa dagatang apoy. We are not judging people sa kanilang kalagayan. Naawa po tayo. Pero yun ang totoo. That is the reality. That if the people remain unbeliever, they don't have relationship with Jesus Christ. When Jesus comes, they will be judged and they will be thrown into the lake of fire. Because today is the day of salvation. Tomorrow is no more salvation because when Jesus comes, it is not the day of salvation, it is the day of judgment. Today only, while it is day, we need Jesus Christ, we have to accept Him. Kaya we need somebody to have passion to help. Kahit hindi mo ka mag-anak, hindi mo ka ano-ano, tulungan mo, mahabag ka, mag-cell group tayo, mag-Bible study tayo,
tawagan mo, i-video call mo, i-PE mo, mag-serve group tayo. Because that is very important para sa kanila. Okay? Number three, strategize in our soul winning. Sa mga nag-G12, no? Tayong mga G12 family, very familiar po sa atin. Yung pong strategy ng ating soul winning ng G12 system. Win, consolidate, disciple, and send. So, use the strategy of the G12 system. Diba? I just want to remind na our purpose in the G12 vision, our purpose is to love God and to love people. So, that is our purpose. To love God and to love people. Our vision is to win soul and make disciple. It is very clear. What is our vision? Our vision is to win soul and make disciple. Do not just win people, but intentionally, after winning them, help them to become a disciple of the Lord Jesus Christ. Eh, tayo kasi, giwin lang natin. Pagkatapos, pinabayaan na. Hindi, nag-grow. Pag hindi nag-grow, mabakslide sila. Babalik sa dating buhay. Ang turo ng Panginoon, gagawing alagad ang lahat ng tao sa buong daigdig. Verse 20 in Matthew 28:19-20. Gagawing alagad. Don't just make people a Christian, a believer. Make people a disciple, a real followers and leaders of Jesus Christ. Okay, we will go to the last steps. Okay. Step in soul winning through digital platform or through social media. Dahil nasa pandemic pa tayo, mga pastors, leaders, workers, believers, anong gagawin natin? Still, we can win people face-to-face if we have the chance and you will just observe the social distancing. But most of all, today, no boundaries, no limitation, no distance by using the social media platform like what we are doing now. We're using the live streaming and we sent link to the people para po sila makarin ng Word of God. So number one step, how we do our ministry in digital platform. Number one, make less of prospect to win by sending link to them. So ano ibig sabihin? Bilang isang Kristiyano, bilang isang leader, maglista ka, magsulat ka sa papel ng mga pangalan ng mga kamag-anak mo, lahat ng kay mo, lahat ng kakay mo, kapsina, katrabaho, kaibigan mo, lahat isulat mo pangalan nila. And then tuwing may live streaming tayo, isend mo, i-mention mo pangalan nila para sila makakarinig at manood ng ating live streaming. Amen? Malinaw po ba mga kapatid? Isulat mo para alam mo kung kanino mo isend. Kasi pag wala kang sulat, eh baka ma-send mo lang dalawa, tatlo. Kaya magsulat ka as minimum of 20, maximum of 30 person every time na meron tayong live streaming. Yun yung paraan na mag-get-involve ka, makatulong ka sa soul winning. So maglista ka. Lahat tayo magsilista. Pastors, missionaries, core leaders 12, G12, at saka leaders at mga members sa church. Okay. Number two, send link. Diba, may listahan ka na. Tuwing may broadcast, padalhan mo siya ng link. I-mention mo. I-share mo sa kanya yung ating live streaming para mapanood niya sa FB, sa Facebook. Pag nahuli siya, mayroon tayong ang lahat ng video natin sa live streaming, nakasave din po ito sa YouTube. Kaya wag mo rin kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Miracle of Faith Kisa Ministries at i-click ang bell button. Sabi mo sa mga tao na mag-subscribe sila para every time na meron tayong latest video, ma-inform, ma-notify po sila. Okay, send link, no? Di ba, malistahan ka na. Pag nag-live broadcast, isend mo yung link na yan. The last one, the third one, step in soul winning is follow up, consolidate your prospect
or target people to win by bringing them to the Sunel. Sunel means starting up a new life. Pagkatapos ang live streaming, i-text mo, i-PE mo, i-chat mo sila, sabi mo, hi, hello, friend, ate, kuya, kamusta ka na? What can you say about the Word of God na gisend ko ng link sa iyo? Kamustahin mo. And then motivate. Imumotivate mo siya na, alam mo, maganda po ang Word of God. I encourage you to always listen. And then mag-take note kung may time po kayo. And then kung may tanong kayo, magtanong po kayo. Tapos, dadahan mo siyang i-encourage na umatin sa online cell group mo through video call or through messenger or through sa Viber o through sa Zoom. Magkaroon ka ng cell group once a week. Lahat ng nanood sa iyo, lahat ng napadala mo ng link, i-encourage mo silang magkaroon ng time para ma-process sila. And then, dalhin mo sila sa starting up a new life, the first step after accepting Jesus Christ. Ang first step natin is, meron tayong manual na starting up a new life. 10 lesson yan. Yan ang unang daan nila. Yan ang unang process. Pagkatapos ng starting up a new life, ay life class po. Sa life class po. Para mag-grupo sila. Now, sa gabing ito, I want to pray for those who are listening to me right now. Friend, if you are not yet a Christian, if you are longing and desiring to have Jesus Christ in your life, pray with me in your heart. And make Jesus Christ be the Lord and Savior of your life today as I pray. Father God, thank you for the message. Thank you for you died on the cross of Calvary for me. Thank you for the forgiveness of my sins. I accept you as my Lord and Savior in my life. In Jesus' name I pray. Amen. Kapatid, kung ikaw ay nakikinig at nanalangin, I would like to congratulate you because ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Kristiyano na mayroong buhay na walang hanggan kay Kristo. Start to read your Bible and pray and enjoy your reading the Word of God. Now before I end this message, I will pray for you. Maaring ikaw ay may problema, maaring ikaw ay nanghihina, na-discouraged, natatakot sa COVID-19, natatakot mamatay dahil sa crisis, dahil sa gutom, na wala ng trabaho, paano na lang ang pamilya, meron kang mabigat na problema sa tahanan, sa sarili, may karamdaman ka. Whatever your problems today, kapatid, I have good news for you, mahal ka ni Jesus. Jesus is still a miracle worker for you today. Believe in me as I pray to you right now. Father God in heaven, nakita mo, Lord, ang mga taong may sakit. Hipuin mo sila, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan upang gumaling sila sa kanilang mga sakit, O Diyos. I command in Jesus' name na buong mula ulo hanggang talampakan, lahat ng parte ng katawan magpangusok sa normal in Jesus' mighty name. Lord, kung meron silang mga pangailangan, mabigat na problema, takot, kalungkutan, Panginoon, discouragement, Lord, hopelessness, depressions, mental problems, Lord, intellectual problems, emotional problems, Lord, shortages of needs, Father God, sa gabing ito, patuloy po ako ng langin, Ama, na sila po'y tugunin mo sa lahat nilang pangailangan. I believe, Lord, that you are the source of everything and your supply is not out of shortage, O God. Salamat po sa lahat. Kayo po ang aming pinupuri at pinasalamatan, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Kaibigan, huwag kang makalimot na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang bell button para ma-notify po kayo every time na meron po tayong latest video. Salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos sa gabi ito. Good day, fellow Mercurians. Let us grow deeper and wider from the Lord by continuously joining these great opportunities. Our Sunday online worship service at 10 a.m. Sunday Tagalog service at 2 p.m. Tuesday and Friday cutting edge leadership training at 7 p.m. via Facebook live stream. Also, do not forget to like, share, follow, and subscribe to all our social media accounts.
Let us always expect something new from Him every time we hear and listen His words through our Bishop William C. August. Keep in touch and may God bless you. Oh, 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 oh